Ayoko siyang i-blend dito kasi sayang. Hey guys, it's Faith again and welcome back to my channel. Today, I have another comparison video for you. It's another mahal versus mura video. And today, I will be testing out these two products right here. This is the famous Hourglass Mineral Veil Primer. And this one is just a deluxe sample that I was able to redeem sa Sephora Philippines. But this guy, this is expensive. Yung travel size nga nila na may 15ml lang is 1,200 pesos. I'm going to show a picture here of the full size and the price talaga. And I will be comparing this one to my Avon Mark Primer. Yes, guys. This thing right here. This is cheap. I got this on sale for 349 pesos. But originally, I'm going to put the price here. Kasi nakalimutan ko. I'm sorry. Ever since I got it, I've been really using it every single day. Ever since I got it. And dun ko na-realize, like, after 3 to 4 days of using it na, this is actually a good dupe. If not the exact, but it's the closest dupe to the NYX Angel Veil Primer. So that is the NYX Angel Veil Primer. As you can see, mas mataas ang tingnan si Mark, pero they have the same content, net weight. This has 30ml. So ayun nga, I feel like this one is a really good dupe to the NYX Angel Veil Primer. But nakita nyo ba yan? May scotch tape siya dyan. Hindi pa talaga to siya as in super naubos na. Meron pa siyang laman pero it has dried up. Hindi ko kasi napansin na may butas na pala dito. Kaya whenever I squeeze the product para lumabas, lumalabas din dito and then it has dried up. As in ayan o, naririnig ko na na nagda-dry na siya. Ayan. So, I decided na I'm going to throw it away na kasi talagang dry na siya. But we all know that the NYX Angel Veil Primer is a really good dupe to the Mineral Veil Primer by Hourglass. Since I feel like that this Mark Primer is the dupe to that NYX Angel Veil Primer, then why not compare these two, diba? So, if you wanna see the comparison, then let's go ahead and start. Yay! So, on my right side will be the Hourglass Mineral Veil Primer and on my left side will be the Mark Primer. Okay, kukuha muna tayo dito kay Hourglass and ganito yung applicator niya. But dun sa original, parang ano siya eh. Like, pump din yun. So, ayan yung Hourglass. So, ayan na yung Hourglass, guys. Ayan siya. Tapos, kuha tayo kay Mark. Shake din natin. Nilalagay ko si Mark dito. So, eto si Hourglass Mineral Veil Primer. Eto naman si Avon Mark Primer. Pareho sila na puti. Medyo mas thin yung consistency ng sa Hourglass Mineral Veil Primer. So, kukunin ko muna ha. Kunin ko lahat. And ilalagay ko dito. So, ayan. It feels silicone-y. Pero talagang nasusmoothen niya yung face ko. Nakikita nyo, parang matte siya, but at the same time, it feels moisturizing din. Hindi ako naging poreless, but it did blurred my pores. And then, I'm going to apply si Mark Primer dito. Blend ko gamit yung other hand. Ayan. Pareho lang talaga sila ng feeling, guys. Nakikita nyo ba? Diba? Pareho silang na-smoothen. Ito nga lang si Mark Primer, yung kaibahan nila kay Mineral Veil Primer. May scent siya. Pleasant naman yung scent niya. It has a pleasant scent. So, Mineral Veil Primer kasi is parang wala talaga. So, ayan na guys. As you can see, it did blurred my pores. Diba? Ang galing lang. Okay, and then I'm going to add dito. And then dito. Buong mukha na lang yung lalagyan ko ng primer. Usually, sa T-zone lang ako naglalagay eh. Alam niyo, it feels like my face is talagang really smooth. As in, ang galing lang. And as you can see, talagang na-mattify niya ng bongga. Tapos, dito naman kay Mark Primer. Lalagay ako dito ng isa. Tapos, dito din. Mas gusto ko lang yung delivery system itong Mark Primer kasi mas mako-control mo kasi you just have to squeeze. Ayan. Wala talaga silang kaibahan, guys. They feel the same. Alam niyo ba kung anong kaibahan nila? Yung pangalan lang. Ayan. And mabango naman si Mark Primer, guys. Ayan na. Look at what it did to my face. Tingnan nyo. Diba? Pareho talaga sila ng effect. I like it. As in. Love na love ko silang dalawa.
tatapusin ko lang muna yung makeup ko tapos babalikan ko kayo agad-agad. Okay guys, I'm back and I'm done with the rest of my makeup. So here is my face. You know what guys, I searched this at Sephora Philippines and the travel size retails for 1,200. Yung standard size nila guys retails for 3,500 pesos. And this one, I got this on sale for 369 pesos, but originally this retails for 499 pesos. Diba guys, look at the price difference. And the standard size of this one contains 30ml and this has 30ml. So 500 pesos, 3,500 pesos, like, oh my god. And so far, both are performing really good on my skin. Both are lightweight, both blurred my pores. Both are smoothing and feels a bit like moisturizing. So basically, they're the same. So I'm really excited to see the result at the end of the day. It's already 7:41 in the morning, so I have to go now. Let's see at the end of the day which side performs better or best. Tingnan mo nga nang maigi yung mukha ko. Ano yung napapansin mo, left and right? Kasi I'm reviewing products today. Batik-batik. Batik-batik. Ano yun? Alam mo yung paglupa. Tapos biglang umambot. Tapos alam mo naman nag-form na maliliit na para siyang particles. Saan na side? My right, my left? Right side. My right, right side. Lower sa dito. Madumi ba tingnan? Hindi, halata lang. Halata lang. Saan pa? Sa interface. Sa left meron ba? Sa left side meron? Ah, sa left meron ko. Saan mas worse? Dito sa right. Sa right. Ano pa? Yun ka lang. Wala ka nang ibang napapansin sa mukha ko. Yun lang. Ganun ka? Wala. Yun lang. Dito. Yun lang. Dito? Dyan. Okay, go. So, ayan guys. Yan yung napapansin ni Abby sa akin. Yung dito daw. Ayan. So, again, this is high-end. This is the Hourglass. And this one is the Avon. Avon is performing better than the Hourglass. Oh my God. 3,500 to abi. Dito 500 pesos lang. Diba guys, mas worse to. Mas worse siya tingnan dito. Yung parang nag-cake. Tsaka dito, gumaganyan-ganyan kasi ako. Kaya may ano yan. Kasi yung mga ganyan. Huwag kasi bumili ng mahal na makeup. Bakit? Yun din lang naman eh. Ano yun lang din naman? Pagdadala lang. Wala sa presyo yan. Hi guys, I'm back. And as you can see, I look shiny. It's 5:47 in the afternoon na. And ito na yung mukha ko. So this is after 10 hours. Alam niyo ba yung sinabi sa akin ni Hami kanina na nagkiki yung dito? Like, can you see? Ayan. Minimal lang yung cakiness niya. Hindi siya super noticeable kapag sa malayo. Kapag sa malapitan, dun mo na talaga makikita na cakey siya. Kasi pag ganito kalayo yung mirror ko, hindi naman halata na naging cakey. Pero kapag nilapit ko na yung mirror ko, dun ko na nakahalata na, yes, naging cakey. And very minimal lang talaga. Tapos yung dito, I don't know if you can see that guys, eto, yung cakiness dito, talagang sobrang minimal lang yung sa Avon na primer. While dito, mas klaro siya. Nakita nyo ba? Para akong may textured skin dito, pero hindi yan textured skin. Para lang siyang naging patchy. And I don't know if it's just the foundation or the primer, but it's not doing on the other side, so I guess hindi maganda yung combination ng primer at foundation. I don't know. But dito, okay na okay talaga. Here, both sides, may marks ng eyeglasses ko. That's normal. Alam nyo, yun lang yung napansin ko, guys. As in, yung last check-in ko na nagpatulong ako kay Hubby para i-judge niya yung mukha ko, kumbaga. Yun pa rin hanggang ngayon. Dito lang. Yung dito lang talaga. And so far, mas maganda pa rin talaga yung sa Avon na side. Kasi minimal lang yung cake niya. As in, pareho sila na naging oily na talaga. Ito talaga yung pinaka-oily na side ko. Ito. Yung the rest na yan, pawis na yan. Blurred pa rin naman. Tingnan yung mga pores ko. Not as blurred as when it was freshly applied. But it's still smooth. It's still looking good. Blurred pa rin. So, I love both primers. Pero, tinitipid ko talaga yung Mineral Veil Primer. Kasi, ang mahal-mahal niya, guys. That is just a deluxe sample. Na, it's not even for sale. I was able to redeem it, liba. And, seriously, the Avon one is just 500. So,
I'll go for the Avon one. I will never, ever, ever buy the Mineral Veil Primer by Hourglass kasi sobrang mahal niya. Talagang green up ko lang yung opportunity nung pwede ko siyang i-redeem as reward kasi para matry ko din, di ba, na yung high-end. Kasi high-end na high-end talaga yung Hourglass na mga makeups eh. So, ayun. But I will never, ever purchase it kasi ang ganda ng performance ng MAC. Sabi nga ni Javi, di ba, wala sa presyo yan, nasa performance yan, or nasa quality yan ng mga products. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video, and if you did, please don't forget to give it a thumbs up, comment, and subscribe to my channel if you haven't already. Bye guys! I'll see you in my next video. Mwah!